Ayan guys, mayroon na naman tayong aayusan na printer. Welcome back guys sa ating Techie Ryan. Ito po, Canon E3370. So, una natin yung printer. Check natin yung problema nito. So, hindi natin sabi daw ng customer ay hindi daw maayos mag-print. So, ayan, ititest muna natin bago natin galawin yung printer. So, nozzle check. Ayan lang. Tingnan natin mag-nozzle check. So, may power naman yung printer. So, ito na yung tangke niya. Ayan, sinilip natin. Nakita natin guys, wala po siyang ink doon sa hose. Meron siyang part na walang ink. Yung yellow, walang laman yung hose. So, ayan. Nagpa-process na yung printer. Nag-nozzle check lang tayo kung ano ba yung status ng printer natin. Ayan, ito na yung issue niya. So, ayan, wala siyang black tsaka yung colored. May mga lines na, hindi na kompleto yung mga kulay. Ito po yung nozzle check niya. So, ang ginawa natin, binuksan natin yung harap. Labas natin yung cartridge. So, ayan nga, nakita natin yung hose bakante. Walang laman ng ink. Chinek natin yung head ng block. May ink naman siya. Ayan. Pati yung colored, may ink naman po yung head niya. Kompleto naman po siya. Oh. Pero hindi po siya nag-print ng maayos. So, try natin manual cleaning sa suction natin. I-check natin or aayusin natin yung cartridge kung kaya pa ba niyang mag-print ng kompleto. So, sinaksyon natin yung black tsaka color para lang lalabas yung ano, yung mga ink. So sa color guys, yan blue na lang yung ano, cyan na lang yung lumabas dun sa head. So possibly guys, itong color naubusan ng ink. So tinanggal ko muna yung nakadikit niya na hose para maayos o ma-check talaga natin yung cartridge. So tinanggal ko yung mga rubber sleeves. And lalagyan natin ng ink. So dito kukuha lang tayo ng ink dito sa kanyang tangke. May laman naman yung tangke niya. So kukuha lang tayo dito para ilagay natin dun sa cartridge. So pupunuin natin yon para lahat ng kulay. So yan po yung paano po mag-check ng cartridge kung good ba siya o sira. So lalagyan natin lahat ng kulay niya. So nasa dilaw na tayo. Ayan, ilagyan natin yung dilaw. Yan, so may sobra, binalik lang natin. So ngayon, check natin kung may lalabas na. Ayan, wala pa rin siya, sayon. So ang next steps natin dyan, isasaksyon. Sinaksyon natin yung cooler. Ayan. So, next check natin, ayan, meron na siya.
lumabas na yung tatlong kulay niya. Sa cyan, magenta, tsaka yellow, meron na. Sa black naman, good. Meron naman siyang laman. So ngayon, titesting na natin yung cartridges kung nag-print ba siya ng maayos. So ito na siya guys, naayos na natin yung cartridge. May laman na siya. May lumalabas na dun sa kanyang head. So ngayon, titesting natin kung kanya niya bang mag-print ng kompleto. So nozzle check tayo ulit. So ganito yung pag-check ng cartridge guys, kung good pa ba siya o hindi. So ini-initialize lang po niya yung printer. Ayan. So hindi ko muna siya nilagay yung hose kasi chine-check lang natin yung cartridge kung good ba siya o hindi. So ganun po yung pag-check natin guys. So ayan na yung nozzle check niya. At yun nga guys, ganun pa rin yung labas niya, yung resulta. Kulang pa rin, wala pa rin, hindi pa rin siya kumpleto. Pero dun sa ano, may lumabas naman siya ng ink dun sa head, pero pag print, pangit na siya. So ang hatol natin dito guys ay sira na yung cartridge. Bali, gas-gas na po yung head. So yan po yung hatol natin. At papalitan na po siya ng bago, black tsaka colored. Okay, so yung black niya sira na, yung head, yung colored niya, yung cyan tsaka yung magenta. So ayan. So ang hatol natin papalitan ng bago, ito po yung number niya, 57 tsaka 47. So ayan niya guys, tinanong natin yung customer na kailangan natin palitan ng cartridge. Ayan, at binilhan naman nila. Ito na po siya. Yung cartridge natin na bago. Brand new po yung binili ng cartridge. So ito po yung ipapalit natin. So by the way guys, minuksan ko po yung printer kasi inayos ko po yung hose. Hindi po kasi siya natanggal po kasi sa loob eh. So kailangan ko sa buksan yung printer. Kaya po siya bukas na. So ngayon guys, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng cartridge. So ito brand new. Ayan, tinanggalan natin ng label. Ayan po. So ito na yung brand new natin, naka-seal pa. So ganito magpalit ng cartridge guys. So nakita nyo guys, wala pa siyang butas. Meron pa siyang maliit na butas. Maliit lang siya. So yan yung bubutasin natin para maipasok yung elbow natin dun sa hose. So kailangan po natin yan bubutasan. So naglagay lang tayo ng band paper para makita natin ng sakto. So ayan guys, nagbutas na tayo. Ayan. So binutasan ko sa primary. Ngayon guys, ito na yung drill na saktong sakto dun sa yung standard size dun sa CIS tank natin. So medyo pinalakihan ko lang siya konti para po sakto yung papasok po yung elbow natin. So ayan guys, brand new siya pero nilagyan ko siya ng ink kasi guys, yung brand new meron naman siyang laman kaya lang hindi siya masyadong puno. So ang ginawa ko dito guys, nilagyan ko siya ng ink na saktong sakto na mapuno po yung foam, yung lahat ng foam malagyan po siya ng ink. Yan. So ang purpose ko dyan guys, kailangan siya mapuno para hindi po mag backflow po yung ink papunta sa CIS tank. Kasi pag once naka standby po yung printer,
kung kulang po yung ink doon sa cartridge niya, magba-backflow. May mataas pong chance na mag-backflow po yung ink. Ayan. So, yan na, refillan na natin lahat. So, ngayon guys, lalagyan na natin siya ng rubber sleeve. Yung bagong rubber sleeves po yan guys, ha, yung nilagay natin. Para po, yung luma na kasi, hindi na yon maganda. Baka magkasingaw. So, ito po yung importante dito. Dapat hindi po ito sumingaw para hindi po siya magiging magkakaroon ng backflow. Ayan, saktong-sakto yung butas niya para maiwasan yung backflow natin guys. So ayan, so next na gagawin natin ay lagyan natin ng ink yung mga hose. So isang way guys, pataas yung tangke, pero pag ayaw talaga niya, iisahin siya ng hihigupin siya ng isa-isa. So, ang ginawa ko guys, hihigupin ko lang siya. Ayan, hinigup ko yung yellow una. So, una yung yellow. Ayan na yung yellow, lumabas na. So, kakabit ko na siya dun sa yellow na ano, na kulay dun sa cartridge. Ayan. So, ganun lang yung paggawa ko guys para mapasukan ng ink. Isa suction lang siya. Ginamitan ko lang siya ng syringe na may rubber na para lang at least mapasok yung ink. So, ayan. Yellow, cyan, tsaka magenta. Okay na. Tapos yung black. So, ganun lang guys. So, lahat na ng host, meron na siyang ink. So, ganyan lang yung paglagay ng ink dun sa host, guys. So, ayan. So, guys, tignan nyo, nilagyan ko ng parang sinap-chap ko yung likod niya. Kasi dyan po natin ididikit yung tube, yung host. Ayan. Kasi, lalagyan po natin yan ng glue gun. So ngayon guys, gumawa lang ako ng clip. Clip siya para dun sa hose para madikit siya dun. So kinuha ko lang siya dun sa yung lagayan ng cartridge niya. Ayan. So ganyan po guys, oh. Para siyang naka-L. Para dun ko po siya i-clip sa hose. Oh, ganyan. Para matibay po siya. Kasi i-stick glue ko yan eh. So ngayon, para mas accurate yung ano natin paglagay, nilagyan ko lang siya ng double-sided tape. Ang nilagay ko dyan, ang nilagay ko po dyan ay 3M para hindi po madaling matanggal. Yung 3M kasi kahit nagamit na, hindi po siya dali-daling matanggal dun sa kinabitan niya. So ayan, naka 3M siya. O, ganyan siya yung pagkabit niya. At the same time, lalagyan natin ng stick glue. So yung gamit ko na stick glue guys, yung black. At ano yan guys, matibay po yan pag once yan po ay natuyo. Hindi po yan basta-basta matatanggal. So ayan, tapos na. Tuyo na yung ano. So ayan, may mga pink na siya. So ayan, kinabit na natin yung cartridge. Ayan. So ayan guys, yung pagkabit ng cartridge, yung hose ng apat, cyan, magenta, yellow, tsaka black, hindi po yan maiipit. Parang naka-align po siya para mag-flow po talaga yung ink. So ayan. So ito na yung likod niya. So yan po yung T support natin sa gitna. Diyan po natin inipit yung host para yan po ang magiging
support niya dun sa hose para hindi po siya malaylay. Ayan, so in-adjust lang natin. So dito guys, importante dito makuha mo yung saktong sukat. Pag once nakuha mo na yung saktong sukat, kailangan mo na siyang lagyan ng glue gun para hindi po ma-adjust yung hose, yung kanyang sukat, kasi yan po importante. Pag once na-adjust kasi yan guys, may tendency po yan na mag-error or maipit yung hose dyan sa cartridge nyo. So nilagyan lang natin siya ng glue gun para fix po yung hose, hindi po siya mahila. Kasi pag once nahila yan at short na yan, mag-i-error po yung printer natin. So dapat pag galaw-galaw dun sa cartridge ay hindi po nakaharang yung hose natin. So ayan guys. So ayan, tinest na natin. So ayan guys, tinest na natin yung cartridge. Ginagalaw natin left and right para insakto po na yung galaw niya. Matest natin na hindi po talaga siya maiipit or matutwist yung hose. So good na siya. Testing na lang natin. So close na natin yung cover niya. So tapos na guys. Ayan, so check natin itong harap. Buksan natin, ito na yung resulta niya. Meron siya, dyan siya nakakabit. Yung T-support. Tsaka yung cartridge. So, ayan. So, good naman yung paglagay natin. So, ayan, test na natin. On na natin. Kung function ba yung gawa natin. So, ayan, good naman siya. So nozzle check natin ulit guys. Kung good ba yung printer natin, yung paglagay natin. So ayan, nag-print naman siya. So ayan na guys. Kumpleto na po yung buong cooler niya. Ito yung dati niya. So ito yun. So ngayon guys, nakita natin yung na-print niya is nasa 1.5. 1.5 print out. So, ibig sabihin guys, naka 1.5 pa lang yung print ng customer natin. Tsaka nasira yung cartridge niya. Okay? So, thank you guys. Yan lang po.